Sa barangay Tinintinan, nais po nating batiin ang ating ginagalang na barangay kapitan, Honorable Mario Heredero, kasama po ang kanyang puwersa ng sanggunian barangay sa ating volunteer workers, BHW, senior citizens sa pangunguna ng inyong president, ng inyong balones, sa inyong Farmers Association sa pangunguna ng inyong president, sinong Joseph Cervantia, sa inyong Business Association sa pangunguna ng inyong president, ako ngayon, si Ray Geronio, tandong ang mga estudyante ng Palawan State University, kaligira sa Gabingga, Kitay Piro, mayad na Gabingeg, karakong karan. Ang inyong lingkod po, nais lang magpakilala sa mga bagong rehistro dito po sa barangay Tinintinan. Ako po ay dating naglingkod sa inyo bilang sanggunyang bayan sa loob po ng dalawang termino. Sa inyong tulong noong 2007 hanggang 2013, pinaglingkuran po natin ang tiwalang pinagkaloob po ninyo sa abot po ng ating makakaya bilang membro ng sanggunyang bayan. Katunayan nga po, dahil tayo inilagay ninyo sa pwesto bilang number 2 noong 2007 at bilang number 1 noong 2010, tayo ay ilang beses na nag-acto bilang mayor at ilang beses tayong nag-acto bilang vice mayor. Nag-present po tayo sa sanggunyang bayan. Ang ibig sabihin, hindi ko po kinahihiya na humingi ulit ng inyong tulong dahil sa kapasiti po natin at sa experience po natin, kaya pumuli natin na pagsilbihan ang tiwalang yan na ipagkakalog po ninyo sa inyong abang lingkod. Kamo, taga-barangay Tinintinan, alaman ko ang kamalaman kanin doon digi, ako akikilala hindi na digi, kaya ako hindong kabarangay, hindong kamalay pa. Sa lubas, sa paglulubas ng pirata dagon, kita ang pangagwi sa pribadong buhay. Midyan kita dyan na manukan. Nagsagot kita manok. So ang iba kanin do, marahil nakapunta na po sa amin. Bilang bahagi rin po ng ating paglilingkod sa inyo sa pribadong buhay, tayo po ay may gilingan ng palay. Na ang karamihan po sa inyo ay nagdadala po doon ng palay. Bahagi ng ating serbisyo sa pribadong buhay, yan ay siniservisyoan po natin dahan na lamang para makaoperate ang nasabing kihikan at gilingan ng palay. Kailangan po natin bumili ng krudo at maintenance. E ka nga, sabi ni Gagawat Tony, siya ay nagservisyo sa pamamagitan din ng kanyang lansa. So para tumakbo po ang nasabing lansa, para umandar ang nasabing gilingan, kailangan po natin kumilekta ng kukunting halaga para sa maintenance of krudo. Ang ibig lang ang sabihin niyan, sa mga ganyang bagay, kahit wala pa tayo sa pwesto, tayo na eksilbi na po sa inyo. Mga kabarangay, at tuwang December 17, durong kalisir na natabukan natin digin sa Araceli. Alam po natin lahat kung ano ang nangyari dahil sa pananalanta ng bagyong ulit. Nakakaiyak, nakakalumang tingnan. Subalit, sa ating kagayahan, sa pribadong buhay natin, wala pa po sa pwesto. Naaawa po tayo. Kung kaya sa ating capacity, inayos po natin ang ating generator set para ito'y paan na rin noong 2000, noong December 18, sa loob ng isang buwan po. Para kayo ay makakuntak sa inyong mga mahal sa buhay, saan mangdako sila ng lugar. Ginawan po natin ang paraan sa loob ng mahigit dalawang linggo, madilim po, blackout po ang buong bayan ng Araceli. Kung tumakbo po tayo mula doon hanggang dito sa dulo, nakakatakot tingnan, parang dilobyo ang nangyari po sa bayan ng Araceli. Kaya ginawan po natin ang paraan para kayo mapagsilbihan. Sa kabila noon ay tuwang-tuwa po tayo dahil nakikita po natin ang mga kabataan, mga nanay at tatay na nagdadala po ng kanilang cellphone para mag-charge. Tuwang-tuwa po tayo na nakikita silang natutuwa sa kabila po ng sakuna dahil nakakausap po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahan na lamang na ang incident ko roon
Masulit itawa ka Domingo, hautatlo ka Domingo, ngayon silang corona at yung krono, medyo nanaitian din. So pasinsya na po kayo kung tayo pa'y nangulikta ng 5 piso. Yun lamang po ay kontribusyon natin para tuloy-tuloy ang andar ng ating generator sa halos 2 buwan. Ang ibig po natin sabihin, mga kabarangay po, kasampahay ko sa barangay Kinintinan, kaya po natin maglikod sa inyo bilang bahagi po ng ating tulong at ating serbisyo na inyong kabarangay sa barangay Kinintinan. Ano pa kaya ang ating pwedeng gawin kung tayo'y nasa pwesto? Anytime, anumang serbisyo po ang ating gawin ay nakahandog po itong itapkanog sa inyo, lalo tigit kung tayo po ay nasa sanggunyang bayanan. Bilang bahagi po ng aking report sa inyo, sa tiwalang pinagkalog po ninyo sa akin, sa loob ng 2 termino, nais ko pong banggitin sa inyo bilang kapibayan kung ano ang ginawa ni Kagawa Dudu Pironyo sa loob ng 2 termino. Babanggitin ko lang po ang ilang resolusyon dahil ang napaka-importanting panahon ay bibigay ko natin kay Mayor Palat. Ang isang resolusyon po na aking natatandaan, Vice Mayor pa lamang po si Mayor Ganas ng panahon yun, si Mayor Dani Rodriguez sa ngayon, umakta po tayo ng resolusyon sa kanyang hiling. Ang resolusyon ito ay may pamagat, resolution requesting the General Director of the Philippine Fisheries Development Authority for the establishment of fish landing, for the establishment of fish processing center, and for the establishment of media plant in the municipality of Paracene. Mga kabarangay ko, dito po sa barangay Kinintinan, ng panahon na upo si Mayor Ganas noong 2016 hanggang 2019, napatayo po niya ang peace landing dyan po sa pantalan ng Araceli. Dahan na lamang at hindi rin po, hindi po na-establish ang peace processing center at Hello, Mike. Hindi po na-establish ang fish processing center at ang fish landing sa bayan ng Araceli sapagkat naalis po sa pwesto si Mayor Ganas noong 2019. Ang ibig sabihin lamang niyan, andyan po ang mga resolusyon. Kung bibigyan po natin ang poder, muli si Mayor Balag, bilang kahalili ni Mayor Ganas, kasama ang ating Vice Mayor at ang ating mga kasamang sanggunyang bayan, wala pong imposible, sabi po niya ni Mayor Balag. At sa pulong po ng ating magiging Congressman Aga Alvarez, marami pong pondo sa Kongreso. Pwede nating hilingin muli na ipatayo ang Peace Processing Center para po sa inyong mangingisda dito po sa bayan ng Araceli. Kasunod po dyan ang Peace Terminal para po sa pantalan at sa inyo pong mga pangangailangan. Yun po ay isa lamang. Karagdagan po dyan ay ang ating resolusyon na pinirequest din po ni Mayor Ganas sa kanyang kapanahonan ang pagbubukas po ng kalsada mula po sa Limbongan papunta po sa Sitio Lodge. Ano po ang status ng kalsadang yan? Sa kapangyarihan ay pinagkaloob ni Mayor Dani kahit Vice Mayor pa lamang si Mayor Ganas ay nabuksan po niya sa kanyang kapamaraanan ang kalsadang yan. Mga kabarangay ko, dahan na lamang at wala siya sa pwesto ng mga susunod na termino kung kaya't hindi po ito naayos. Sa kasalukuyan, hindi ito na-script kahit niminsan. Sapagkat nakikita siguro na nakaupo sa panahon ngayon na kulay orange ang kalsadang yan from Limbuan to Luke. Ang ibig sabihin, ang pagpapaayos ng kalsada sa mga lugar na yan ay may kulay politika. Papayagan po ba natin sa barangay Kinintinan na mangyari yan? Yan na, ito na ang pagkakataon sa Mayo 9. Mga kabarangay ko sa Kinintinan, siguro natuhin natin ang 800 votes para manalo ang Timorais.
Salamat. Salamat po. Bilang sangguniyan pa rin sa kapanahonan natin ng mga sandaling yun, si Mayor Danny Rodriguez pa rin ang mayor, si Mayor Garas ay wala pa noon sa pwesto, si Sol Codilla ay vice mayor ng mga sandaling yun. Mga kabarangay ko, mayroon pong atin na isara ang Palawan State University. Ang ibig sabihin, tatanggalin po nila ang pondo sa PSU. Ang ibig sabihin noon, mawawala na kayo ng pag-asa sa inyong walang mga kakayahan na ipadala ang inyong anak sa Puerto Princesa para mag-aral. Sa ating kapasidad, hinikayat po natin na ilang membro ng sangguniang bayan, mapigilan po ang nasabing atin sapagkat malaki pong tulong ito sa inyong mga magulang na para makapag-aral ang inyong mga anak na nasa tabi lamang po ninyo. Mga kabarangay ko, sa ating kapasidad kung tayo bibigyan nyo ng otoridad muli sa sangguniang bayan, susubukan po natin susugan muli sa ating kasamahan, lalo na kinyo palag, napataasin po natin ang municipal aid para sa PSU. Sabi nga ng direktor, may chance po tayo na mag-offer ng iba pang kurso. Ay! Nang sa gayon, kung ano man ang gusto natin mga anak, pwede na nating paralin dyan lamang po sa katabing paralan na yan. Yan ay ilan po lamang sa ating accomplishment na ginawa sa ating kapanahunan. Dahan na lamang at siguro ay niloob na may kapal na tayo ay huminto para tayo ay mamuhay ng pansarili lamang sa ating kakayahan po sa mga panahon yun. Ngunit, nais ko pong tiyakin sa inyo ang humigit kumulang 2,000 na boto na ipinagkaloob po ninyo kasama ang barangay tinintilan. Kayo po ay aking pinasasalamatan sa bagay na yan. Nais ko pong tiyakin sa inyo sa gabi pong ito kung tinatanggap po ninyo ang aking pasalamat sa pamamagitan ng isang masikabong na palakpakan. Salamat, salamat po ng marami. Alam po ninyo, inspirado po ang Team Orange sa gabi pong ito. Kung bibilangin natin, humigit kumulang tayong lahat dito ay 1,000. Yun na lamang po siguro at ibibigay natin ang panahon para po ganyan palad. Ang aking ibig sabihin lamang kung isang marais po natin, anuman ang hihilingin ni Mayor Balad na resolusyon o ordinansa na siyang susuporta sa kanyang mga plataforma ni gobyerno sa aking kapasidad, kung bibigyan niyo ako ng otoridad muli bilang sangguniang bayan, hahawakan po natin ang Appropriation Committee, hahawakan po natin ang Agriculture Committee, dahil base po sa 6 na taon nating eksperyensya, kayang-kaya po natin hawakan yan, mga kabarangay ko sa Barangay Tinintilan. Bago po ako magtapos, nais ko pong sabihin sa inyo, sa Lunes po, yan na ang panahon para kayo ay mamili. At alam ko po na sa gabing ito, sa dami po ninyo, kayo po ay nakapag-desisyon na. At alam ko po, ang nasa inyong puso, walang ibang kulay kung hindi kulay orange! Matamang salamat. Ang aking number po sa baluta bilang padumdum ka natin. Bago yung dumawida ng bulpin, bilangan yung dulamang yung mga tundok. Dan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan po ang number ni Dogdog Pironyo sa baluta. Hindi ka mo malipat. Matamang salamat kaninong talang.